Magandang araw po. This is Ver Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng foliar fertilizer mula po sa balat ng saging. Ang saging po kasi ay napakataas ng kanyang potassium content, ano? Kahit sa tao po, napaka-healthy ng saging. Ganon din po sa mga halaman, ano? Kapag po kayo'y namalengke, tapos yung bumili kayo ng saging at kinain niyo po yung laman ng saging, yung pong balat, wala po ngayong araw na ito, ay huwag nyo na pong itapon, sa halip ay gawin na po ninyong fertilizer. So wala po kayong magiging gastos kung mayroon po kayong garden. Sa succulent, pwede rin po ito ano, sa mga namumulaklak na halaman ay pwede rin pong ipandilig o ipang-spray yung fermented na balat ng saging. Halip po kayo, samaan nyo ko. Gagawa po tayo ng fertilizer, foliar fertilizer mula po sa balat ng saging. Kahit ano pong variety ng saging, pwede ano po. Kung ano pong available. At pangalawa, ay itong 1 liter na tubig at ang gunting. Pagpira-pirasuin natin yung saging po, ano? So, yung balat lang po yung ating gagamitin. Yung laman ay ating kakainin. Ang saging po ay napakataas ng kanyang potassium content, ano? Ginagawa po sa tao ay yung ating mga joints. Nagsisilbi po itong langis, ano? Kaya po lumalakas yung ating katawan. Sa halaman naman po, kailangan niya ang potassium. Dahil ang potassium po ay siyang nagpapabulaklak, ano? Magbibigay ng maraming bulaklak at bunga yung ating mga tanim na halaman. So ito na po yung balat, ano? Gupit-gupitin lang po natin gamit tayo ng gunting. Ang purpose po itong paggugupit-gupit na ito para mabilis po siyang ma-ferment, ano, kapag nilagay natin sa tubig. So ito po yung ating tubig na 1 liter. Buksan po natin yan at ilagay lang po yung ating ginayat-gayat na balat ng saging. Be sure po yung tubig na ating gagamitin kung galing po sa faucet ninyo dito sa Metro Manila ay napatining, ano? Napasingaw na magdamag yung pong tubig na yan dahil po yung tubig dito sa Metro Manila ay may chlorine, no? Hindi po pwedeng ipandilig at gamitin sa ating mga halaman yung chlorinated water, mamamatay po yung ating mga halaman. Unti-unti pong maninilaw hanggang tuluyang mamatay. Ayan. So, hayaan nyo po ngayon dyan na magdamag, ano? So, ngayon po ay lagyan natin ng level yung ating bagong gawang banana peel fertilizer. F banana. Okay, tapos lagyan po ng date, ano? Anong date ngayon? November 1, ano? Ano? Ilagay po natin sa ating bagong gawang fertilizer. Bakit po natin nilalagyan ng level? Nasa ganun po ay alam natin, ano? Kung ano bang klaseng fertilizer yan kapag matagal yung hindi nagagamit. Pwede po itong i-refill, ano? Kung sakasakali po ay nagdilig kayo, meron pa yung saging mo, pwede nyo po pang lagyan yan hanggang dalawang beses, ano? Lagyan ng tubig tapos panibagong fermentation. After 24 hours, pwede na po itong gamitin, ano? Nasa inyo po kung saan nyo i-apply sa inyong mga halaman. Sa lahat naman po uri ng halaman ay pwede ito. Pwede po itong pang-spray at pwede rin pong ipandilig. Ano? Meron po akong nakagawa na ng isang araw. Po yung nagawa po ng isang araw.
October 27. Okay, actual application po tayo ngayon. Spray muna. So, ito po yung ating bagong gawa. So, po, shake nyo lang po kapag gano'n, no? Bago nyo po gamitin. Yan po, no? May mga bago siyang bulaklak. At marami naman siyang mga bagong buko na bunga. Ayan, ano? Tapos yun po, no? Yung kung makikita po ninyo yun, mga dati na po yung ibinunga yan, ano? Matanda na ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pamumulaklak at pagbunga. Shake lang po muna. Ayan. Ito po mismo, ano? Pwede na siyang idilig kahit na hindi nyo po lagyan ng tubig. Direkta na lang po yan. So ito pong natira ay pwede pa po nating gamitin sa iba pang nating mga tanim. So ayun po, ano? Nakita po natin ang simpleng paggawa at nag-actual application po tayo ng ating fertilizer. Ginawang fertilizer mula po sa balat ng saging. So sana po ay nakapagbaga ko ng panibagong impormasyon. Ngayon po ay shout out tayo sa ating mga viewers nitong ating channel. Una po ay si Jean Yesa Valkirin at Gonzales Family dyan sa Rojas sa Cafis, kay Relojero Channel. Shout out kay Kuya Alex Giao, ano, ng South Forbes Villas sa Cavite City. Pinsan ko po ito, ano? Si Eduardo Montalban, Ducay Family ng Ilocos Sur, Glenn Negrillo, Tita Tan, Nori Malyari ng California, Gio Jones ng Taiwan, Lita Enriquez ng Florida, USA, Lily Tregosa ng Ormoc, Leyte, Rina Shimoji ng Japan, Jean the Best watching from England, at siyempre po si Ma'am Marina San Vicente. Bago po ako magtapos ay muli po akong mag-iimbita sa inyo, ano, na manood po ng aking TV show, ano, sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Every Sunday po yan, ano, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At ang title po ng ating programa ay Masaganang Buhay. Kapag po kayo ay nagtanim ng gulay, magkakaroon ng masaganang buhay. Magkakaroon ng malusog na pangangatawan. At pwede rin pong subaybayan yung aking column sa Filipino Star ngayon, ano? Ito po yung ang magsasakang reporter din, yung title po ng ating column. Mababasa po ninyo tuwing araw ng Martes. So umagap na po kayo ng kopya ng Filipino Star ngayon. Siya po ang nangungunang Tagalog newspaper dito sa ating bansa. Ang Filipino Star ngayon ng Star Group of Publication. So dalawa po yung imbitasyon ko po sa inyo every Sunday sa Masaganang Buhay sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5 at yung pong aking column sa Filipino Star ngayon. So maraming salamat po sa inyo, ano? Yung hindi pa po naka-subscribe, ano? Mag-subscribe na po kayo. Like, share, click the bell button, nang sa ganun kapag may mga bago po akong tutorial ay ma-inform po kayo at ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Stay safe po. God bless us all.